So lastly namin dito sa Singapore, and tinatry ko pang bumili ng ilang pasalubong. Pero ito ako ngayon, nahiwalay sa parents ko, and ang worry ko is di ako makabili. Kasi yung wallet ko nasa mom ko. Ayun, sabi ko 30 minutes magkita dito in case na magkahiwalay kami. And ayun na ngayon nangyari. O diba, ang galing ko talaga. Gina G sa shopping, wala naman palang wallet. Pero don't worry, kasi spoiler alert, full na full pa rin ang SG experience natin dahil may na-discover kaming another convenient way to pay when dining and shopping here in Singapore. And hindi lang yan, in this video, we'll share more budget travel tips and hacks so you can make the most of your Singapore trip. So stay tuned! Hey there, poor traveler! We are Vince and Yosh, kakatapos lang namin ulit ng isa na namang Singapore trip. And I say ulit kasi this is our second time sa Singapore within only a few months. Ganyan kasi talaga ang SG, binabalik-balikan. Buti pa ang SG, binabalikan. Pero tama, yung una, we travel with friends and teammates. Pero itong huli naman, we were with family. Treat namin sa kanila and first trip namin abroad since nag-start ang pandemic. Magkaiba ang itinerary namin ni Yosh, so magkahiwalay kaming nag-explore ng Singapore. And sa episode na to, maglalapag kami ng ilang mga budget tips para mas masulit nyo ang time nyo sa Singapore. Whether family trip man yan or barkada trip. Pero bago yan, don't forget to subscribe to this channel and ring the bell na rin para updated ka lagi kapag meron tayong new videos. And kung sa FB ka naman nanonood, pa-like and follow na rin itong page natin para naman ma-reach na natin ang 1 million followers! Okay, G! Sa panahon ngayon, must have na ang internet connection kapag nagta-travel. At least kung mas gusto mo na drama-free ang trip mo. Lalo na dito sa Singapore na palawak ng palawak ang train network and marami sa mga attractions ay pwedeng lakarin. Kapag online ka, madali mong makikita yung mga directions and kung ano ang station na pinakamalapit and anong train ang dapat sakyan. Mas madali ring maghanap ng food recommendations. And the cheapest way is to avail of a tourist SIM. Maraming available online and usually, a tourist SIM will give you 100 gig of data. Pwede kang mag-order before your trip tapos i-pick up mo lang sa airport. Available din sila sa convenience stores. Take note, however, na dapat open line yung phone mo and you might need to enter your passport details when registering or activating your SIM. Speaking of attractions, although pinakakilala ang Singapore sa mga medyo pricey na pasyalan like Universal Studios or Gardens by the Bay, if you're on a budget, marami ka naman pwedeng puntahan na walang entrance fee. Case in point, itong Fort Canning Park na pinakakilala sa social media dahil sa Instagrammable spot na to. Tignan nyo naman, sobrang picturesque naman kasi talaga. Libre to pero need mo lang pumila lalo kung peak hours ka pupunta. Pero maganda lang siguro talaga ang timing namin kasi when we arrive, pang-apat lang kami sa pila. And walang masyadong tao, so yay! Even yung mga paid attractions ay may sections din that can be accessed for free. Like itong Super Tree Groves ng Gardens by the Bay. May bayad kung aakyat ka sa taas pero hindi mo naman need to climb all the way up to appreciate it. You can even watch the free light and sound show called Garden Rhapsody mula dito sa baba. It happens every 7:45 and 8:45 PM. May light and sound show din sa Jewel Changi Rain Vortex, ang biggest indoor waterfall in the world. And free din yun! Just be there at 7:30 PM or 8:30 PM pag Monday to Thursday. And may extra show kapag 9:30 PM kapag weekends. And syempre, itong Merlion Park, libreng-libre din naman. And from here, you can admire the view of Marina Bay Sands and the Esplanade. And if you want a quieter stroll, dito sa Tanjong Pagar where you can check out various religious structures, hindi mo rin kailangang gastosan. Marami ring malapit na mura pero sobrang sarap na kainan dito sa area. Speaking of kainan, dito sa SG, kung gusto mong makatipid sa food instead na sa restaurant ka pumunta, dito ka lumafang sa mga hawker centers or food courts nila. Napakarami nila dito. Halos every district has one or more hawker places. Hindi hamak na mas mura ang mga meals dito kumpara sa mga restos. Pero huwag mong ismulin ha, marami sa mga stalls dito ay hindi papahuli sa lasa. In fact, ang iba sa kanila ay may Bib Gourmand recognition from the Michelin Guide.
Taray! Humble food stall pero may Michelin Award. Oo, tulad na lang dito sa Hong Lim Food Center. Huwag niyong palampasin ang Henki Curry Chicken Bihon Mi at itong Outland Park Fried Kway Teow Mi. Sorry kung di ko ma-pronounce ng maayos. Sorry po. Tagalog nga, hirap na hirap ako eh. Dito pa. Dito naman sa Amoy Street Food Center, pinaka-pinipilahan ang Singapore-style ramen ng A Noodle Story and Honky Beef Noodle. Sa Maxwell Food Center naman, itong Tian Tian Hainanese Chicken Rice ang bestseller. And sa Chinatown Complex Food Center, talaga namang dinarayo ang sikat na Hawker Chan. Lahat ng yan ay Michelin Guide Beef Gourmand Awardees. Pero paano naman kapag you're in the middle of exploring or shopping? Don't worry, maraming mga food courts near most attractions and mga malls. Gardens by the Bay has Sati by the Bay and Marina Bay Sands has Rasapura Masters. Pricier than usual food courts pero cheaper than restos pa rin. Noong pasalubong hunting day namin with family, dito na kami inabot ng gutom sa Lucky Plaza sa Orchard Road. And sa food court rin kami nagpakabusog. Ang maganda rito, bukod sa Chinese and Southeast Asian food, marami ring Pinoy options para sa mga na-miss ang sariling atin. Ako, medyo natakam ako dito sa Indonesian noodle dishes dito sa Nasi Padang. While ang nanay and tita ko naman nag-crave bigla ng Pinoy food. Kaya nagpo-order sa akin ng Tapa King. And Vince, may nalaman ako. Kahit wala kang Singapore dollars, okay lang kasi guess what? I discovered na meron palang mga establishments dito sa Lucky Plaza na tumatanggap ng GCash Global Pay via Alipay Plus. Yep, GCash. It's one of the payment schemes na pwedeng gamitin at around 11,000 stalls sa mga NEA hawker centers throughout Singapore. Hindi naman ako surprised. Alam mo kung bakit? Kasi nalaman ko rin yan nang napahiwalay ako sa wallet ko. O diba? Parang ewan. Nag-iikot ng walang wallet. Pero let me explain. Singapore as a whole has started embracing cashless transactions lalo na noong nag-start ang pandemic. Bukod sa credit cards, gamit na gamit din ang mga online wallets. And kung ayaw mo mag-install ng new app just for your SG trip, nalaman ko na may merchants that accept GCash kasi, eto na nga, hindi kasi kami magkasama ni Yosh that day. He was with his fam and ako naman kasama ko ang parents ko. Pero nung nasa Plaza Singapura kami, umiwalay rin ako sa kanila pero I forgot na nasa mom ko pala yung wallet ko. Nandun ng cash and mga cards ko. Pero ito ako ngayon nahiwalay sa parents ko and ang worry ko is di ako makabili kasi yung wallet ko nasa mom ko. And ayun, sabi ko 30 minutes magkita dito in case na magkahiwalay kami. And ayun na ngayon nangyari. Thankfully, may mga establishments here that accept GCash tulad ng Bengawan Solo, Swensen's, and Stuffed. Pwede na palang mag-GCash abroad? Oo naman. In fact, nagamit ko rin yan on my own sa gift shop ng Gardens by the Bay. Pero dala ko naman ang wallet ko noon kasi hindi naman ako lutang. Wow ha? Pero yes, you can now use GCash Global Pay via Alipay Plus. Nag-join forces ang GCash and Alipay to offer this innovative cross-border payment service which can be used at countless stores and restaurants around the world like sa Japan, South Korea, Malaysia, Qatar, Germany, Italy, France, the UK, and yep, pati dito sa Singapore. And it's very easy to use. Ganito lang. Una, look for the Alipay Plus and GCash logo sa checkout ng establishment. Tapos, open the GCash app and tap the QR button. And then, itap ang Pay Abroad with Alipay Plus. It will generate a unique QR code and let the cashier scan it. Or, if the cashier shows you their QR code, scan this using the in-app camera. Finally, double-check the amount due and if tama naman, tap Pay. Ayun na, madali lang talaga. And walang service fee and hidden charges. Real-time din ang currency conversion and makikita mo kaagad how much you will be paying in peso. And minsan, mayroon ka rin ma-avail na promos and discounts from A Plus Rewards Network. Nasa usapang shopping na din naman tayo. Dito sa Singapore, napakaraming malalaki and syalang malls. Andyan ang Paragon Shopping Center, Ion Orchard, Knightsbridge Mall, and Vivo City. Pagdating sa mga luxury labels and mid-range shops, siksik, liglig at nag-uumapaw ang mga yan. Pero marami rin namang mga shopping hotspots para sa ating mga nakaluwag-luwag lang. Tulad nitong Mustafa Center.
Itong higanting mall na to, teeming with all sorts of budget finds. Mapa pa bango man, or chocolate, or souvenirs ang hanap mo, hindi ka maubusan ng pagpipilian dito. And marami sa mga yan ay naka-sale. Kahit saan ka tumingin, may mga discounts. Kaya every SG trip namin, dumadaan talaga kami dito. Huwag din nating kalimutan ang Bugis. Ang dami ring cheap finds dito, like itong ref magnets na to, bawat isang set ay 10 SGD lang. Pati itong baseball cap, mga damit, nail cutters, mga accessories, and samot-saring souvenir items. At syempre, itong mall sa Orchard Road na paborito ring tambayan ng mga Pinoy, ang Lucky Plaza. Nakascore kami ng 30% off sa mga sapatos and sandals dito. Halos lahat kami sa family ay nakabili. Sa labas pa lang yan ha, kasi inside, ang dami pang mga murang finds, especially mga apparel. Kanina, I mentioned na GCash Global Pay is accepted sa ilang stalls sa food court. And soon, mas marami pang merchants ang makakasali sa growing Alipay Plus network. May ibang shops nga rin na nakitaan ko ng Alipay Plus and GCash logos. Singapore has phased out single journey tickets, so need mo na talaga ng EasyLink card which you can use sa public transportation within the city. Pero kung siksik na siksik ang itinerary mo, consider getting a Singapore Tourist Pass or SG Tourist Pass. Both can give you unlimited access to public transportation, mostly trains. Pero magkaiba ang mga yan ha. Ang Singapore Tourist Pass na full world ang Singapore ay available in 1-day, 2-day, and 3-day variants at 10, 16, and 20 SGD respectively. Pero may additional $10 deposit na refundable naman and pwede mong i-claim before ka umuwi. Ang SG Tourist Pass naman, na shortened yung SG, available as 3-day version lang for $25. Pero walang additional deposit and you can keep the card na as souvenir. You can order these online or get one sa convenience stores like Cheers. You can use it straight away, but remember that magsa-start ang count ng 3 days on the day you first use it. And by the way, 3 consecutive days dapat ha, consecutive, dapat sunod-sunod. Pero there are instances na you don't need this pass naman, lalo na if you build your itinerary well. Marami kasi sa mga attractions sa SG ay magkakalapit lang and within walking distance of each other. So i-compute nyo din kung magpipay off ba for you ang ganitong passes. Mas i-discuss namin to in detail and iba pang mga tips in our next video. If you don't wanna miss that, subscribe na to this channel and ring the bell para notified ka when it's up. And kung sa Facebook ka nanonood, help us reach 1 million followers by liking or following this page. Kung meron kayong tanong, i-comment nyo lang below. You can also follow or message us on Instagram, TikTok, and Twitter. Just look for @ThePoorTraveler, single L. If you have a Spotify account, follow and tune in to The Poor Traveler Podcast. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it!